Kumusta mga kabasketball? Super Chris TV, nagbabalik po sa inyo para bigyan kayo ng latest update dito pa rin sa ating Team Gilas Pilipinas. At dahil nga last window na ng FIBA or 6th window ay pinag-uusapan pa rin po kung sino yung dapat na maging naturalized players ng ating Team Gilas Pilipinas. Sa ngayon mga kabasketball ay malapit na pong ma-approve itong naturalization ni Justin Brownlee. Basketball at mukhang siya na po yung ilalaban natin dito versus Lebanon and Jordan sa 6th window. Pero pag-usapan po natin kung ano ba talaga yung naturalized player or type ng naturalized na kailangan ng ating Team Gilas Pilipinas. So marami pong mga opinion na lumalabas dito po sa ating mga comment section sa ating po mga subscribers na kailangan ba talaga na isang parang agile big man na parang mala Andre Blatch or okay na itong parang power forward na type na player na si Justin Brownlee. O baka kailangan naman natin ng isang mala Jordan Clarkson o yung parang steady point guard. Para sa akin mga kabasketball, no, pagtitingnan natin yung lineup ng ating Team Gilas Pilipinas for the past 3 window ay hindi naman kasi pare-parehas at hindi stable yung rosters ng ating Team Gilas Pilipinas at lagi nga tayo nagpapalit ng player. So kung tatanungin natin yung naturalized player na babagay sa ating Team Gilas, siguro mga kabasketball ay kailangan i-consider natin dito yung injury ng mga player. At isa pa yung availability dahil hindi naman lahat available na makapaglaro dito sa ating Team Gilas Pilipinas. May ilang mga player na nagbe-beg off at yung iba naman ay dahil nga sa injury. Ngayon mga kabasketball, tatlo yung nakikita nating factor dito. Ayan mga kabasketball, opinion lamang po natin ito. Kung yung ating mga players ay healthy kagaya ng ating mga big man, nitong sila Kai Soto, Japet Aguilar at Junmar Fajardo, pwede tayong kumuha rito mga kabasketball ng either power forward na naturalized player at fit nga dito si Justin Brownlee mga kabasketball or si Jordan Clarkson. Ngayon, kung halimbawa mga kabasketball ay meron na mga injury itong ating mga guard or let's say hindi available itong sina si Jay Perez at ito pong sila Scottie Thompson, ay pwede tayong kumuha ng naturalized player na guard mga kabasketball. Now it's either kung healthy naman po yung ating mga sentro o yung ating mga point guard, pwede naman tayong maglagay ng naturalized player na power forward kagaya nga po nitong si Justin Brownlee. So depende yan mga kabasketball sa availability ng mga player at titingnan natin yung injury mga kabasketball. With the current situation ng Gilas mga kabasketball, makakapaglaro naman itong si Kai Soto, kumpirmado po yan. And possible ito pong si Junmar Fajardo na nakabalik na po at ayos na yung kanyang injury. And then syempre itong si Japet Aguilar. And hopefully makapaglaro din po at ma-invite itong si AJ Edu. Pag nangyari mga kabasketball, fit itong si Justin Brownlee. Pwedeng-pwede talaga siya dyan na makapaglaro. And then syempre yung ating mga guard naman, mga kabasketball sa ngayon, healthy naman yung ating mga guard. So wala naman tayong nakikitang problema. And then pwede pa nga tayo magdagdag ng mga shooter kagaya nitong sila Justin Baltazar, Jordan Heading at Terrence Romeo. So depende na po yan sa SBP at kay Coach Chot Reyes. So yan lang yung nakikita natin mga kabasketball kung sa tanong na ano ba talaga yung naturalized player na kailangan ng ating Team Gilas Pilipinas. Yan. So ikaw mga kabasketball, ikaw naman ang magbigay ng opinion. So paano ba tayo dapat pumili ng naturalized player at sino ba yung fit para sa ating Team Gilas Pilipinas? Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.